40 minutes vlog. Grabe. One day lang ata to. Haba yun, no? So, yun, tinapos ko yung ano, edit, pag-edit. Hindi ko alam kung anong date yun. Basta Friday eh. So, ayan. Kasi, meron akong gagawing ano. Ito na nga ba sinasabi ko. Dahil hindi ko na in-accept yung ano eh. Yung, parang collab siya na, tawag doon, bibigyan ka ng free items, tapos gagawan mo ng ano, ng video or ng vlog, or lalagay mo siya sa vlog. Ayan, kaya ayoko ng ano guys, ayoko ng nag-accept talaga ng mga ganong project, yung ganyan, mga collab, kasi wala akong time. I mean, yung ano, yung pag i-edit ko ba, hindi ko maasikaso, hindi ko matutukan, gawa ng, di ba, hindi naman ako full-time vlogger kasi. So, yun. So, napa-oo ako. And then, pinadala agad yung, ano, yung product. So, natanggap ko naman agad. And, ayun nga. Kakausapin ko na kung, sabagay, di pa naman siya nagsisend kung kailan yung deadline. Kaso, ayun, na-stress na agad ako. Sabi ko, ah. Kaya, yun lang. Maraming, ano, marami din namang nag-ano sa akin yan. Kumukontak, mga ganyan, magsisend ng product. Lalo sa mga appliances, ganyan. So, inaano ko, dinidecline ko kasi baka hindi ko magawa ng justice pa, 'di ba? Eh sabi ko nakakahiya sa company, yung ganyan. So, yun namang natanguan ko naman is vacuum lang. Eh sabi ko wala akong vacuum dito sa bahay kasi dito sa apartment kasi dinala sa ano, 'di ba? Dinala sa probinsya. And then yung isa naman na nandito, nasa baba na, nasa store. So sabi ko, okay, fine, parang kailangan ko din naman. Then yun, so baka sa ano ko na lang din gawa na yun ng video sa probinsya. Diba? So, ano? Anong ganap today, guys? Today is Wednesday, of course. Siyempre, nandyan na yung magsisimba ako mamaya. Sana hindi masyadong umulan. Then, babalikan ko yung ano, yung after lunch, yung police report para ipasa ko na sa ano, sa insurance, mapa-approve na yung insurance nga para mapagawa na rin yung ano, yung sa kabilang yung naano kahapon ni Daddy. And yun nga, hindi na naman sila kumain kahapon. Kinain kasi ni Daddy yung tirang ano lang, tirang kanin lang. Tapos nagsaing ako. Hindi naman kumain si Chris kasi nag-shabu-shabu, nag ano kami kahapon sa taas, nag ano ba yun? Nag-samgyupsal at birthday ni Rika. So, yun. Then, nag-solaglo na rin pala ako. Wala na yan. Hindi ko na iniipon yung mga, ano, mga bote. Yan. Tapos, ubos na tong Vince Coffee na straw. Kaya, ito yung tinimpla ko ngayon. Yung Vince Coffee na, wala naman nakalagay ng mild. Pero, yung original, ano nila, version nila. Wala na rin pala kaming grocery. Oh. Ayan. Ito na lang. Mga natitira, puro sabagay mga gatas, kailan pa ba expiration ito? Sa June pa naman, so hindi na ako mag-grocery kasi uwi nga kami, and if ever mag-grocery man ako, idadalhin yun sa ano, sa probinsya. Yan, tapos ito inaantay ko pa to, ang tagal, doon ako na ano, isa pa yun. Rant ka na naman girl, hindi kasi ayoko talaga yung ano, yung ma- Paano ko masasabihin sa inyo na hindi nakaka-offend sa side nung ano, sa side nung upline ko kasi 'di ba magpapa-line up ka ng product, so mag-a-advance ano ka, mag-a-advance payment ka. So tapos okay lang naman sa akin mag-advance payment, guys. Kaso yung waiting time kasi sobrang tagal. As in, yung minsan 1 buwan, 2 buwan. So para sa akin nasasayang yung ano, yung imbis na napaikot ko na yung pera sa ibang produkto, diba? Nandun nakatenga sa product kasi aantayin mo yung dumating. So parang, ayun lang naman yung point ko sa GC namin. Sabi ko, kailangan pa talaga lagi may advance, ano, may advance payment, yung ganyan. Pero, syempre, naintindihan ko rin naman yung upline kasi hindi niya talaga carry na ano, na abonohan yung line up ng team namin. Pero sana ako, yung CEO, if ever naman, since siya yung pinaka main, yung ganyan, dapat may ano siya, may tag doon, may talagang allotted ano na siya, pera, alam yun, may allotted budget na siya for the whole lineup, diba, since malakas naman yung ano niya.
yun lang naman sa side ko, guys. Ha, don't get me wrong. Kasi, yung kagaya namin na paikot-ikot lang yung ano, yung puhunan, is natetenga doon sa isang produkto. Diba? Okay lang sana kung ang daming pera, ang daming extra, walang kaso sa akin. Pero yung ganyan na, yun, parang 1 month na ata yung ano, yung payment namin, and then ngayon nag-i-start ng mag-release, kaso uunahin pa yung mga naunang nagbayad. So para sa akin, ayun ang isang ano din sa ano, sa online selling eh. Alam mo yun, first payment policy, kung sino una magbayad yun ang marerelisan. So yun, kaya ang dami nang nagano diyan, ang dami nang mga nagka-problemang mga ano, mga brand owners, mga brands na ganun. So, sana yun ang ano, sana. Ba't ko pa sa inyo inaano? Ba't pa ako sa inyo nagra-run? Hindi, inaano ko din sa inyo na hindi ganun kadali ang mag-distributor, yung ganyan. Kasi kailangan mo talaga ng puhunan. Tapos yung iba, kumakahiling pa na free shipping, yung ganyan. Hello! Yung shipping papunta sa amin ng product is binabayaran din namin, di ba? Tapos kapag nilagay pa namin sa Shopee, kasi mas gusto nila, mas gusto ng mga buyers sa Shopee, kasi mura yung SF. Alam nyo ba, kinakaltasan din kami sa Shopee, guys. So, ayan, yung SRP namin, kakaltasan pa yan ng minsan dos, tapos may ibang ano, basta dami pa kinakaltas ni Shopee. So kumbaga, konti lang yung tubo namin talaga. So wag na kayo maghiling, humiling pa ng mga free shipping keneme, at mag-ask pa, mag-demand pa ng mga free pa freebies, yung ganyan. Kasi literal, guys, as in, konting-konti lang talaga yung ano, yung inaano namin, tinutubo namin talaga sa mga dinidistribute namin products. So, ayan, beauty milk, dumating ka na please bago sana kami umuwi, para ayun nga, mapaship ko pa yung sa ano, may order kasi nito si yung district ko din sa Dubai na 30 pieces. Ayan, eh 100 pieces lang yung lineup ko nito, kasi nga yung budget ang inaalala ko na matetenga. So, ayun nga, natenga na, kaloka. So, ito yung solo glow, kumuha din ulit ako kagabi. Yan, kasi favorite ko talaga to. So, kahit na na-stress na ako, guys, sa negosyo, kailangan hindi tayo mukhang stress. So, diba? Yan, packs na lang naman to. Iba't nandito pa. And then, ayun, another pampaglow, cola glow. Tatry ko pa lang to. Ito naman, strawberry na milky ata to. Yan, hydrolyzed. Tama ba? Hydrolyzed marine collagen and reduced L-glutathione. So, mga pampaglow talaga. And then, ito, second box ko na to. Ayan, masarap din to. Ayan. Lasang mogu-mogu. Ayan. Ayan na lang. Naantay ko talaga yung mga product. Tapos naniningil din ako ngayon sa mga sa mga district. Kasi ako talaga, guys, hindi ako mahilig ano. Hindi ako mahilig maningil. So, alam niyo yun, naantayin ko sila na kusang magbayad. Kaso ngayon, syempre, very tight talaga yung budget ko na. Ayan, kasi magpapalagay pa ako ng AC sa probinsya, si syempre, yun, and then marami pang bayari. Ayan, hiyang-hiya man ako maningil, naningil ako, nag-send ako ng mga invoice, sabi ko palambing naman, may mga babayaran lang ako, ganyan-ganyan. So, as in, ang daming mga district ko talaga na, yan, sabi niya, ang tamad mong maningil, ang tamad mong mag-set ng invoice, kasi hinahayaan ko lang sila, guys. Ayun, hinahayaan ko lang talaga silang ano, yung kusa magbayad pa. Kasi, laki na patiwala ko sa kanila na ano na magbabayad talaga sila. So, yung isa nga doon, sabi niya, nakakainis to. Nakakainis tong brand owner na to. Hindi naniningil. Yung mga ganyan. So, yun. Pero kanina, naglambing ako sa kanila. Pwede makakulit. Kasi madami akong babayaran talaga. Grabe. Kinuwenta ko na parang lalo ko na-stress na sa almost, ano ata, nasa almost pakalahating million na ata ang kailangan ko ngayon para sa mga parating na produkto. Dahil super gloomy pa rin ang weather ngayon, guys. And wala ako talagang maluluto. Yan, nahihiya din ako kay Rico kasi magutos sa ano, sa palengke. So, kung ano na lang yung excuse me. Kung ano na lang yung available dyan sa freezer, tsaka dito sa cupboard ang lulutuin ko. So, meron pa ako dyan spam. As in, literal, wala na yan. Oh. Puro mga, ano na yan, mga tomato sauce, mga kondensada. Wala na. Yan, may last na natitirang spam doon. Tsaka corned beef na. Ito na lang.
Yan yung carne norte. So, di rin naman nila kakainin yan eh. Kaya spam na lang. And then, sa freezer nga, nakakita pa ako nitong ano, beef ball. Masarap nito. Sabawan. Yan. Then, meron pa ako dyan cabbage. Yung tira kahapon. And then, carrots nga. Tapos, yung leeks. Nasasabawan ko ng ganyan. Oh, tapos na, may sakto meron akong miswa. So, laragyan ko ng miswa. And then, yun. From SNR, nag-iisang ano na lang ito, Hungarian, tapos yung, ano to, tempura, yan, lutuin ko na rin para malinis yung freezer namin bago kami umalis, yan, kahit hindi na muna, ay hindi, kailangan parang nakasaksak yun kasi may pagkain ng dogs, so sayang, kala ko pa naman maisasara ko siya ng 1 week, so anyway, luluto muna tayo kasi alas 12 na. Mabilis ang luto lang to guys. Kasi may kanin naman na kami dito kagabi. So, ayan yung sabaw. Meron ako ditong ano eh. Yun, nabili ko na ano. Na bone broth soup. Satay. Yung mga ginagamit namin pag nagsasabu-shabu. Kailangan dalhin din pala to sa ano. Sa probinsya. Kasi nagbabala kami mag ano nga. Mag ganun-ganun. So, yun yung anong kinuha ko. Yung pork bone broth. So, ayan. Pakuluan na natin. Pero, unahin ko muna yung ano, yung spam na prituhin. Yan, kasi yung ano namin din pala guys, yung micro namin, hindi umiinit. Ayan, pagdating namin galing probinsya, sabi ni daddy, yung micro hindi na, ano, hindi na umiinit. So, may papalitan lang din ata dyan, pero pagbalik na lang namin ko siya ipapagawa. Alam niyo, bilib na bilib ako sa mga, ano, sa mga naghihiwa ng spam na napapasampu nila to, or manipis. Try natin na, manipis. Kasi ako hanggang 8 lang lagi yung slice ko nito. Eh ako gusto ko sana nito, yung medyo crunchy. Kaso, nasisira yung pag-i-slice. Pag, well, in fairness ah, well, kailangan lang talaga siguro matalas yung kutsilyo mo. Patakot. Ito kasi nito yung malutong eh. Ayan, kaya nipisa natin. Ay, in fairness. Sa ano lang pala yun, sa kutsilyo lang pala. Kailangan matalas. Kasi pag hindi matalas, nasisira yung ano, yung spa mismo, nagka-crumble pa. So, yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13! Yay! Sabi ko 10 lang, di ba? O, di ba? Napatresi ko pa. Pero kami lang na makakain yan. Wala, gusto ko lang kasi talaga manipis siya. Kain na tayo, guys. Ito na yung spam, tsaka nag-iisang Hungarian. And then yung niluto kong ano, bola-bola sabaw sa miswa. Kain tayo. I am home, guys. Grabe, oy! Tura ko, oh. Napaka oily. Ayan, kaka galing ko lang simbahan. Simba ako. Tapos, ayun nga, sakto, dumating din yung ano, yung in-order ko. Sa Go Grill na ano na, natuloy na yung order ko. Kasi wala talaga kaming ulam. Ito lang yung kanina. Yun pa rin. Meeting ko na lang. Bakit? Puro kanin nga eh. Pagkain na. Ayan, grilled pampano, tsaka, alam ko, ano yan eh. Isda. Ito yung isda. Ayan, ano yung barbecue sa inyo. Kasi puro chicken na kayo eh, malumipad na kayo yun. Ako, okay lang akong magka-buntot. Mermaid ba? So, ayan, Go Grill. O, diba, mas worth it pa rin ng magluto na lang, guys. Pero, wala akong tayo magluto, kaya nag-order na lang ako. So, ayan. Prepare lang kami. Kakain na kami. Ayan. Ang ating, ano, pampano. Tapos yung barbecue. And, Java rice. Uy, nakaamoy si Maggie. Uy, yummers yan, Maggie. Para matapos na natin yun.
Or ilang ano pa yun? Ilang episode pa yun? Ha? Ano? So yung pinapaligo ko na kasi si Daddy. Gawa ng... Nanonood kami ng ano sa Netflix, yung Inventing Anna. Grabe, nakaka-elips yung babaeng yun eh, no? Walang pera, pero kala mo ano talaga siya. Aries talaga. German Aries. Nakakapag-travel, mga signature clothes, basta mga VIP ano na. So yun, panoorin nyo na lang guys, Inventing Anna. Kaloka. Ayan, ayan. So skincare na muna tayo bago mag ano. May edit pa akong ano eh. Ah, yung inedit ko kanina pala, ayun nag-ano ko convert na. Tapos, direct upload ko na rin. Then, mag-edit ako ulit ng isa pa. Pag hindi ako tinamang, maka-edit pa ng ano, ng isa pang vlog. Diba? Ayan, tapos nagkaka-problema pa kasi planado na eh. Planado na yung uwi namin Saturday ng madaling araw. Yeah, kasi dalawang sasakyan pa lang yung uuwi. At yung iba may pasok pa. So sabi ko kay Jeff, ihatid niya na kami. I mean si ano si Tonyo laman yung mga ano mga bata, mga ibang gamit kasi yung freezer uuwi ata pero baka hindi na muna kasi makakasikip yung kay Tonyo eh. Yung mga syempre mga gamit, ayan. Tapos yun. Nagano si Jeff kanina, nag-message na tipi na mapasok ako ng weekend. Sabi ko, oh my God, pati Sunday? Isa pati ka ako Sunday? Sabi niya, oo, pinoproblema ko sino magda-drive sa isa't sasakyan. Kasi, ano yun, manual? Eh, di pa ako marunong ng ano. Di pa ako marunong mag-manual, guys. Matik pa lang yung kaya kong i-drive. So, inaano ko naman tong isang pinsan ko, si Punyin, kung pwede niya kami, pwede niyang drive-in yung ano, sasakyan nga. Kasi Sunday daw. So, pwede naman din yun. At ayoko nang Wednesday kami uuwi. Ayan, Wednesday sabay-sabay if ever. Sabay na rin yung mga wala nang pasok. Kung nagtatrabaho kasi hanggang Wednesday pa sila eh. So, pag Wednesday pa nagsiuwian, gahol sa ano, gahol sa oras. Tapos, sobrang bitin na nung ano, nung bakasyon. Kaya sabi ko, mas maaga sana. Mga Saturday, ganun, para mas mahaba yung ano namin, yung pag-stay namin, diba? Kaso yun nga, nagka-problema naman kay Japo. So, sabi ko, PM ko na lang na pakiusapan niya yung boss niya. So, planado na yun eh, kaloka naman. Bayaran ko na lang yung OT niya. Yun yung ginagawa ko pag mag-OT yan ng ano, ng weekend. Bayaran ko na lang OT mo, pag-drive mo yung ano. Yung sakyan. Kasi gusto ko rin matuto ng ano ng manual talaga. Inaral ko na yun eh. Kasi sobrang ano, nahirapan ako kay Tonyo sa H100. Kasi sobrang lalim nung ano, nung clutch. Ayan, na ano ko na, hindi ko abot. Kay Tonyo? Yung clutch? Ang ano, ang lalim ng mga tapakan niya. So sabi naman ni Jeff, nabibili daw na parang, ano ba yun? Yung i kumbaga sa appliances adapter gano'n. Ano nakakaloko, alam mo kung palalagyan mo yan. So ayan, kaya hindi ko tuloy siya ma-drive pero naano ko na na tagdun, nag-aral na ako ng ano ng manual talaga, hindi lang ako confident pa na dalhin nga yung manual kasi unang-una ang laki nun. Ikaw mamatayan ako ng ano ng makina sa gitna ng ano, 'di ba? Ng kalsada. Taranta lang naman ako niyan. So anyway, that's it lang guys for today's vlog. Chika-chika ng konti ano. Yan, habang hinahantay ko si Daddy ng ano. Ay, yung nilagay ko pala ano yung sample to ng ano ng hyaluronic serum, ano ba 'to? Collagen hyaluronic acid plus niacinamide serum. So yun yung ano yung pina-formulate ko. Tapos ayun nga ilang weeks ko na rin siyang ginagamit and yeah, ang ganda oh. So patutuyin ko muna yan na muna yan guys and then bago ako maglalagay nung ayan tretinoin. Ayan. Sobrang konti na lang niya. So ayun nga lang, good night. See you bukas. Sa yung kalbo na to. Night.
Oh, ba't nandiyan na si Spidey? Good morning. Ito kami sa MMDA office. MMDA OBR Redemption Center. O, diba? Umaga-umaga talaga. Pumunta kami. Ginutom, oh. Ayan, dito na kami sa ano, guys. Sa LTO. Dito sa Metro Point. Papano na rin siya. Paparinyo na rin siya. Ayun, tinawag na si Daddy. Pinitura na tsaka sign na lang. And then, antay na lang yan. Ma-print yung ano niya. Lisensya. O, diba? Tapos agad. Congratulations! 10 years din yung nakuha niya. Kahit na may violation siya sa MMDA. 10 years pa rin nakuha niya. Bawi na kami. Sobrang aga naming ano, nagising or nag-alarm talaga kami. Kasi galing pa kaming MMDA nga. Nagpa-clearance pa si Daddy. Tapos diretso na dito sa LTO. Hello guys. So, umakyat na muna ako. Time check is east. It's ano 3:30 na ng ano hapon. So, nagluto kasi ako ng lunch namin, 'di ba? 3:30 na lunch pa lang. 'Yan, gawa ng ayun nga from MMDA, dumiretso kami niya Daddy sa ano sa LTO na tapos nagparin pinarinyo na yung ano niya. Yung lisensya niya. Sorry, nawawala ako. Kanin naman pala eh. Yan, tapos, yung ano namin kanina, yung kain ko, isang burger lang talaga guys, mula pa kaninang umaga. As in, yun lang. Isang burger, anong oras na last 3:30 na, diba? Ni coffee, wala akong coffee kanina, kasi hinahabol ko nga yung ano, yung lisensya ni Daddy, at uuwi kami. Paso na pala yun. Pumunta kami sa LTO, dapat kahapon. Yan, kaso, kaya habol dapat namin na ano na ma-renew. Kaso, nakita nga sa record na meron siyang ano, meron siyang ticket sa MMDA. Kaya yun, kaninang umaga, sabi ko talaga mag-alarm tayo ng maaga kasi baka masyado madaming tao, yung ganyan. So, alas 7 pa lang guys, 7:30 at umalis na kami dito sa bahay. Pumunta na kami ng MMDA. And afternoon, diretso na kami sa LTO. Buti na lang din kahapon, nakapagpa-ano na siya, nakapagpa-medical na siya. So, yun, pagbalik namin dun, kumbaga, parang na-pryo na siya kasi may medical na siya eh, napapasok siya agad. And then, siguro mga 30 minutes lang, tinawag na siya, tapos pinitura na biometrics na. And yun, nakuha niya na. So, mga ano ata, mga 11:30, yan, tapos na kami. Kaso, dumiretso naman ako sa ano, sa store at ang daming ano, ako nakaganito. Ang daming ginagawa. Ayun nga, bukas na kami uuwi, guys. Biglaan. Kasi sabi ko, Sabado pa, diba? So, bukas na kasi si Jeff pinapapasok ng ano ng weekend. Eh, wala nga magdadrive sa ano, wala magdadrive sa H100. Ayoko naman yun sa isang pinsan ko kasi hanggang ano yun, hanggang gabi ang trabaho. Noon sabi niya, kaya niya magdrive ng madaling araw after ng trabaho niya. So, syempre, mga bata yun sakay noon, guys. Ayokong i-risk, diba? Kasi mamaya antok yun eh, sabi niya. Hindi yan, te, paano mo lang, pakantahin mo lang ng pakantahin yung mga bata para hindi ako antok yun. Nakakaloko ka. So, ayokong mag-risk. Kaya sabi ko kay Japong, since pinapapasok siya ng ano, ng weekend. Nagano siya, nag-leave siya for tomorrow, Friday. Yan. Pinayagan naman siya. Kaya hatid niya yung ano, yung sasakyang, saka yung mga bata. Tapos sasabay pa kasi yung ano, yung kapatid ni Richard. Yan. And then yung mga bilaong binili ni Nene na para sa friend niya. Yan. Tapos mga gamit. And then, yun. Ang dami pag ganitong magbabakasyon eh. Grabe, sobrang hectic guys. Ang dami kong inaasikaso. Tapos may mga pa-DHL pa ako. So, kaya after ko dito magluto, pakakain, bababa ako para ma-prepare ko na yun. So, yun nga, nagpabili lang ako ng ano, nagpabili lang ako ng hipon, tapos isisigang ko lang, and then, undox. So, yun na yan. Yung wala pang tubig, kaya may timba na naman dito.